Good afternoon, guys. Hello, guys. Ipakita ko lang po sa inyo yung pinunla kong sili. Ito po yung yung bell pepper. Bali na yung iba po na ilagay ko na po sa seedling bag yung for sale ko. Tapos ito pong natitira na to, ito po yung itatanim ko para may mapagunan din po ako. Pero yung 25 peraso po niya, nilagay ko na po sa seedling bag kasi yun po yung pangbenta ko. Magandang hapon, guys. Guys, ipapakita ko lang po sa inyo yung pinunla ko na bell pepper kasabay po ng marami kong pinunla. Ito na po yung yung red bell pepper ko. Dinala ko na po siya dito sa garden kasi ilalagay ko na po siya sa seedling bag. Actually, yung 25 peraso po na ilipat ko na sa seedling bag. Kaya lang hindi ko po natapos kasi ginabi na po ako. So, ito siya, guys. Yan pong 25 na yan. Dadagdagan ko po kasi yan po yung mga pangbenta ko. So, ito po. Pipiliin po kayong malalaki dito. Ilalagay ko po siya dyan. Para at least makompleto ko na at least 50 peraso po yung ilalagay ko. The rest po na matitira, tatanim ko sa lupa para po meron din po akong pagkukunan ng bunga. Pero marami naman po akong mga bagong punla sa bahay. Kaya lang ito po yung nauna. So, ito po muna yung ilalagay ko sa mga seedling bag na for sale ko. Ayan, guys. Prepare ko lang po siya. Ayan, guys. Butasan muna natin tong ating lupa. Para ibabaon na lang natin. Yung lupa ko po ay mayroong vermicast. Meron din po siyang rice hull. Tsaka 70% po yung lupa niya. Kain muna natin isa-isa. Tapos, yun po, ilipat natin. Mamaya ko na siya ibabaon. Kukain ko muna lahat. Tapos, guys, bukas ang ililipat ko naman po is yung kasabay nito na pinunla ko na red hot. Kasi ito po ay red bell pepper. Marami na siyang namatay, guys, kasi hindi ko agad na ilipat. Minsan po kasi may mga lakad na importante kaya iniiwan ko muna. Tapos may estudyante rin po kaya hati-hati po sa oras. Ito, guys, mga pambenta ko po ito kasi may mga nag-order po sa akin na yung gusto nila yung buhay na tapos yung medyo malaki na. So palalakihin ko po muna to ng mga ilang linggo. Mga 2 weeks po siguro. Balik-balik na nga po sila Sabi ko sobrang maliliit pa, hindi pa pwede. Kasi baka mamatay din po.
Itong isang tray po na to, hindi, 126 po yung butas niya, pero hindi naman po nabuhay lahat. So, siguro po ang ano ko dito, ilagay ko na lang po muna lahat sila sa seedling bag na ganito. Tapos yung next na ano po, na pinunla ko, tumubo na rin naman po siya, medyo maliit pa lang. Yun na lang po siguro yung itatanim ko talaga na ano, para sa akin, yung pabubungahin ko. Kasi alanganin po, konti lang to kasi nga hindi po nabuhay lahat. Nabuhay po actually, kaya lang paglipas po ng araw, medyo minsan nakakaligtaan diligin, minsan po nasasagasaan ang pusa, kaya namamatay po. Tulad po nito, yun, namatay po siya. So, nabawasan na po yung 126, siguro wala na po itong 100. So, ayan guys, after po natin na malipat siya, kasi ayan, may katol. Marami kasing lamok dito guys. Ayan guys, iaano na po natin yung puno. Ayan, i-press lang po ng konti para syempre, hindi naman siya matumba rin. Ito may naligaw, tanggalin natin. Ayan. Konting press lang po. Dito po siya nakalagay guys, kasi ito po ay ilalim ng ano, ng kawayan. So, medyo malilim po. Dito po muna siya mga ilang araw sa malilim para hindi po siya mapuwersang expose sa araw. Kasi kailangan mabuhay to guys, kasi po nga marami na po nag-aabang nito. May mga order ko na kapitbahay na nakita po nila yung garden ko. Gusto rin po nilang ano, may sarili silang ano, may sarili po silang tanim. So, yung isa po ang order, 10. Yung isa po ay 6. May 2. Mga pang personal, ano pa lang po nila ito. Pero yung purpose ko rin talaga guys, ng ano, yung maraming punla ko, maraming seeds ko na naipon is, ipupunla ko po talaga yon. Iniintay ko lang pong ipadala yung seedling tray na inuwi ko ng probinsya. Kasi nasa 50 seedling trays po yun. Magpupunla po ako ng maramihan kasi nga po pang tinda ko po sa ano, matindahan po talaga ng halaman. Ayan, sariling tanim ko para medyo malaki po yung ating kitain, sariling tanim. Pero ibibenta rin po natin syempre guys ng mura para makabenta po tayo ng marami. Ayan. So ayan guys, done. Bali, ito pong natira guys, akin pong itatanim din ngayon. Medyo magpiprepare lang po ulit ako ng lupa. Saglit lang guys ha. Naubos na guys yung vermicast ko, kaya ito na lang po ang gagamitin ko. Yung mga gulay, balat ng gulay at balat ng prutas na kinompost ko. So, pwede na po siguro to kasi mahigit 4 months na to eh. Ayan o, nangalahati na nga lang po yung laman niya eh. Nung natunaw po yung mga palat. So, ito guys yung ihahalo ko dito. Sa lupa na to. Para paglilipatan ko po nitong sili ko. Tapos guys, yun nga po palang ano, yun nga po palang tinanim ko na yun kanina. Nakalimutan kong lagyan ng ano, ng... Kasi nilalagyan ko po siya ng dinuro na sinangag na balat ng itlog sa ilalim. Para habang lalaki po siya, madidecompose na yun doon. So, magiging calcium niya po yun. So, lalagyan ko na lang po siguro sa side. Huhukayin ko bahagya din, ilalagay ko na lang po sa side. Kasi ito pong nauna kong ginawa, ayan. Meron po yan sa ilalim. Bago ko po nilagay yung sili, nilagyan ko na po siya. So, nakalimutan ko lang po yung, ano, yung sa bagong gawa ko ngayon. Kaya ang gagawin ko sa side na lang po, huhukayin ko ng bahagya. Yun lang guys, ipapay ko po muna itong aking lupa para matapos na po ako. Ayan guys, bali tatlong ganito po yung ihahalo ko dito sa ano, sa lupa ko ngayon. Ayan, ito medyo marami po yung natira niyo. Lampas kalahati. Nailagay ko na po yung sa dalawang ano, bote ng Wilkins dito. Yung aking pong binulok na mga prutas, dahon. Ay, dahon, balat ng prutas, balat ng gulay.
So, ito naman po. Ihahalo ko po ito. Para marami po yung composing. Ayan. Itataktak ko po na, guys. Ayan. Mix po natin. Mix po natin mabuti.
2, 4, 6, 8, 10. Ayan guys, 22 lang yung bilang ko dun sa natira. So 22 lang po muna yung gagawin ko. Para lang po makompleto lang siya. Tapos ito guys yung ano, yung sinawag ko na eggshell, ilalagay po natin sa ano, sa vitrine. Para pag lipat po natin, doon na siya sa may ugat mismo. Doon na talaga siya sa may ugat mismo, mga ano yung pinakampuit po nung punla na galing sa seedling bag. Ibig sabihin guys, bago pa siya lumaki, madidecompose na po dyan yung ano, yung eggshell na nilagay natin. Kaya ma-absorb na po niya. Ayan. Ayan guys. So, maglilipat na po ulit tayo. I-cover po natin muna ito. Ayan. Mga few weeks po guys, pwede ko na itong ibenta. Actually, ganyan pa nga lang po siya kalaki. Gusto na pong kunin ng may order yung iba. Kaya lang sabi ko, palakihin na muna natin ng konti. Para siguradong mabubuhay siya. Ayan. Karamihan naman po kasi sa mga nag-order sa akin, mga kapitbahay ko rin po na natutuwa din lang po na mag-gardening. Ayun guys, ito pong ating sili na pang transplant.
natin na pong hukayin, guys. Ilipat natin isa-isa. Ayan, guys, yung ating bagong lipat ngayon. ₱57 lang po siya out of 126 na pinunla ko. Tapos hindi pa yan sure, guys, kung mabubuhay po lahat. Ayan. Kasi ito po yung nauna kong ginawa, pero meron pong tatlo. Siguro po nung binunot ko siya, medyo na-damage yung ugat niya. So, ayan po. 2 days ago pa lang po ito. Pero, ayan po. Tatlo po yung malungkot. Among sa mga 35 na nauna kong tinanim. Guys, ito nga pala, naalala ko. Ito po ay, kasunod kong tinanim. Ito po, rin po ito, red bell pepper. Pero ito po yung medyo pabilog na style, pabilog na variety siya. Ito po kasi yung kinukwento ko sa inyo is yung medyo pahaba siya na red bell pepper. Ito naman po is yung medyo pabilog po siya. Pero hindi po ito yung sobrang malalaki na variety. Tapos ito naman, guys, ay continuation po ito ng aking punla na red hot naman po ito. Red hot bell pepper o ceiling red hot pepper, yung ceiling tingala po, yung kung pinakambungan niya is bago mahinog is kulay dark green, jade green. Tapos ito naman po yung mas nauna kong tinanim nung wala po akong magamit na seedling tray. Dito ko na po sila tinanim. Medyo marami-rami po ito, pero hindi ko po yan sobrang palalakihin kasi po yung ugat niya ay mahirap tanggalin. Medyo siksikan po sila. So, medyo maliit pa pong ganyan ay itatransplant ko na po yan. Siguro mga 1 day or 2 days from now, gawin ko na po yan. Kasi pag po sobrang pinalaki ko pa yan, magdidikit-dikit po yung ugat niyan, mas mahirap pong ilipat, baka marami pong mamatay. Ito po ay red hot pepper. Yung pong siling tingala na, yung nga pong dark green yung kanyang bunga paghilaw at paghinog naman ay syempre pulang-pula po siya. At ang nito, guys, ang kanyang binhi po ay sarili ko rin pong produce sa aking mga naunang tanim. Ito po ay organic ang aking pamamaraan. Pero kahit organic po siya, marami po siyang bumunga. Yun nga lang po ay kinakain po ng mga ibon. So, pag ngayon po kasi, maramihan po yung aking itatanim. Noon kasi ay 126. Dalawang tray po yung tinanim ko. Isang tray na red bell at isang tray ng red hot. Pero hindi naman po lahat tumubo yun. So, palagay na lang pong kalahati yung tumubo. Yun po yung napabuhay ko at yun din po yung kinunan ko ng mga seeds ko ngayon na binhi. So, ito na nga po yun, yung mga pinupunla ko ngayon. So, sa susunod po, guys, siguro magpo-provide po ako ng net nila sa taas pag malapit na silang bumunga para maprotektahan ko po sila dun sa mga nag-harvest na mga ibon. Kasi para naman po makapagbenta rin po ako. Kasi yung last ko po, kasi hindi ko naman po sila binenta. Kinuha ko po yung mga seeds, ginamit ko. Yung iba naman po, pinamigay ko po talaga. Marami pong nakinabang dun sa aking mga tanim na siling labuyo at red bell pepper. Ayan. So, yun lang, guys. Hanggang sa susunod po. Update ko na lang po kayo. Ayan, guys, nadala ko na po ang aking red bell pepper na medyo pahaba na variety. Kung kakayanin po ng power ko ngayon, itatransplant ko na rin po siya. Kasi po ngayon, meron pa ako itatransplant na iba.
Ayan guys, sabutin ko po muna yung natitira kong tubig. Guys, ito yung red bell pepper na medyo pabilog yung variety niya. Kasi itatanim ko rin po ngayon yung red bell pepper na pahaba. Pagsasama-samahin ko lang po ito dito. Diyan sa seedling bag na yan po siya nakalagay kasi yan po yung mga order. Pinapalaki ko lang po ng konti bago ko ibigay sa kanila. Linisin na rin natin guys kasi marami siyang yun to yung dahon ng araw-araw kasi po nalalaglag ang dahon ng ayan po. Nasa ilalim po kasi siya ng kawayan. Dito ko po talaga nilagay kasi kakatransplant lang para hindi po masyadong mainit. Kaya yung nandito po sa portion na to, ayan guys, yung natumba na kasi siguro inaapakan po ng pusa pag walang tao dito. Ilipat ko na lang po lahat dyan. Para isang pwesto lang po siya. Para dito sa kabilang side guys, ang ilalagay ko is yung red bell pepper na medyo pahaba yung ninyo. Ito kasi medyo pabilog yun yung pahaba na red bell pepper. So kahit hindi ko siya diligin ngayon guys, basa pa po siya kasi umulan po. Umulan ng bahagya. Dalawang araw na, parang malakas na ambon, hindi po talaga siya ulan, malakas na ambon. Ito, parang natumba na siya, eh. Nabunot na yata ang ugat, sayang. So, merong mga namatay. Ang inano ko po dito is 50 peraso. May mga namatay din. May mga namatay siya. Ang natira ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 po yung natira. So, siya po yung namatay. Yun po yung from, from seedling tray na nilipat ko rito, namatay pa po yung iba. Ang tinanim ko po is 126. Hindi po lahat tumubo yung sa seedling tray. Tapos yung nilipat ko, hindi rin po nakasurvive yung iba. Kasi nga po nasasagasaan ang pusa yung iba. Tapos yun naman guys, nakita nyo, putot, napakaliit. Napag-iwanan siya sa size. Ito po medyo malaki. So, kailangan ko na pong dagdagan ng lupa yun. Try po natin bukas. So, ito guys, yung napagtanggalan ko po ng mga namatay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 po yan. Ang ililipat ko naman po ay yun. Yung pong kinukwento ko sa inyo na bell pepper na kulay green na medyo mahaba po siya. So, i-transplant na po natin. Prepare ko lang po itong lupa. Tumbo na tayo ng kapal guys kasi ang daming lamok. Papa na po kasi. Dalawa guys yung sindihan natin kasi kahit may katul na sa harap po doon naman ako sa likod kinakagat ang kati nagpausap na nga rin pa kung natin ito yung dahil doon sa labas kanina eh. Kasi ang dami nga pong lamok pag ganitong hapon na pag ganitong may halaman malamok pa. So ayan dalawa na ang pausap ko guys. Diyan pa. Tapos yung isa sa may puwi. Sa may likod po. Banda. Likod. Kasi pinapapak po ang likod po.
sorry. Tapos ipa-plastic ko po itong aking pasporo kasi pag minsan umuulan nakakalimutan ko na babasa. Tasan ko muna guys yung ano, yung tinakang gitna ng ano para sa pagbabaon ko. Ayan guys, kung nakikita nyo may eggshell po yan. Kasi yun nga po yung pinaglipatan ko, kaso po ay ayan po namatay. Nabali. Gawa po yan siguro ng pusa na naghahabulan dito. Ito po yung may mga eggshell na tsaka ano ay poops ng African worm. Pero meron po ditong wala pa akong na ilagay. So lalagyan na lang po natin. Meron pa po ako ditong konti na yung mga walang lagay po lalagyan natin. Meron po ako ditong konti pang natitira na ano, poops ng African worm. African, basta yun na yun po. Ayun po yung alaga ng kapatid ko sa Quezon. Ubus na nga siya guys eh. Kaya kailangan ko ng ano, kaya lang nag-order po ako sa kapatid ko. Sabi niya wala pa daw po kasi nagtatanim din po ng mga gulay yung brother ko at saka yung parents ko na aagad po. Naagad po yung kanyang tinda. Kumbaga po yung family na rin yung number one na ano po na customer. So yun guys, naiuwi ko pa naman sa bahay yung ano kasi i-refill ko po yung aking lalagyan po na gara po ng ano ng eggshell kasi i-refill ko nga po. So yung iba po nito hindi ko muna malalagyan, later ko na lang po lalagyan. So sa ngayon po ay ang ilalagay ko lang po muna ay yung kapit po. Ito po. Poops ng worm. Pero yung meron na po mga eggshell na ano na po dati, hindi ko na po lalagyan. Kasi meron na po yun. Yung iba lang po. Bago po ilipat yung ano na yun. Yung aking... Ay, ito meron na rin po eh. Namatay nga lang po kasi sinagasaan po ng pusa. Nakapit ko guys, yan dami ko po yung ano dun. So baka bibili na lang po muna. Meron naman po ako sa bahay na binili na ano, yung isang sako na cow manure naman po. Kaya baka yun naman po ang gamitin ko dun sa iba. So yan guys, nalagyan ko na po siya. Ngayon, ililipat na po natin yan. Yung malalaki lang po muna yung ililipat ko kasi ito po ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bago 25 po. Yung nasa likod ko pa yung isa, pinatungan ko ng katol. So 25 lang po nun ang maililipat ko ngayon. Tara guys, lipat natin. Tinanggal ko na guys yung guwantes ko, masyadong maabal.
lang siyang kutsilyo na pang ano po. Pang sungkit ko po dito sa ano para hindi po masyado madamage siya. Iba ang lang natin.
guys, ito yung mga ano guys, yung mga order sa akin yung iba. Kaya sa ganito kalaking sibling bags lang po siyang talaga. Na guys, dibigin po natin. Tapos na, pinasawaan ko na siya ng dilim para kahit maarawan bukas. Ayan po, magkakasabay ko yung anong halos tinanim guys. Ito na una lang po ng konti, tapos sumunod na po ito. Ito po yung ano, yung red bell pepper na medyo bilog. Ito yung red bell pepper na medyo pahaba. Ito naman po yung siling tingala or red hot pepper. Sila po yung magkakasabay na tinanim ko. Yung nasa maliliit na seedling bag po, yan po yung mga order. Ayun, may natumbang isa guys. Naku, mukhang inanong po talaga ito ng inaano ng pusa. Natumba po yung isa. Tapos mukhang sinagasaan po yung akin. Naku guys, nabali. Ayan po oh. Parang nabali po siya. Ay, naputol lang ang tuluyan guys, yung isa oh. Naku, yan po ang problema dito sa pusa. Ayan guys, paano na yan? Wala na oh. Atay na siya. Kunin ko na lang siya guys. Sayang.
So, yan guys, yung update dito sa aking ano, red bell pepper. Yan po yung red hot po pala, sorry. Kasi na-distract ako dun sa ano, sumama yung loob ko bigla eh. Yung salaputol ko na ampalaya. Ay, my goodness. Yung mga pusa talaga na yan. Tapos, ito po naman yung itatanim ko na ano, magiging mother plant ko rin po. Napagkukunan ko ng bunga. So, yun lang guys. Thank you for watching. Update na lang po ulit pag sila ay malalaki na. Salamat po sa panonood.